diniretso na natin sa sweet. So yan ang mga technique. Kadalasan ginagawa ito kapag medyo malapit lang yung pupuntahan ng ating mga ilaw. Good morning, guys. Good morning, kay Alvin. Ben, good morning. Ano, lumusot sa bintana. Delikado 'yan, no? Good morning. And guys, tutuloy namin yung pag-wiring dito sa signal card at si Walter yung ating ipapagawa. Papagawa ko kay Walter yung wiring. Ayan, meron siyang gamit-gamit na holster. Yan, kami ni Arman yung kanyang holster. So, gamit natin ay wire natin. Number 3.5, kulay red. At kulay black. Tapos na yung ating grounding na 2.0. So bali guys, ang gagawin nating return ay itong kulay black. Tapos yung kulay red natin, line 1 and line 2. Tapos ang gagawin nating flexible dyan ay yung metal. Yan. Ito guys. Yan. So metal flexible yung gagamitin natin. Bali, papasukatan ko lang yung isang return na galing sa three-way na ilaw na bumaba dito sa utility box. Papasukatan ko siya para paglusot mamaya ay sabay-sabay silang may lusot. Tapos papaiwan tayo ng drop para dyan, isa ilaw dyan. So bali, yung drop na itong isa ilaw dito ay ididiretso natin sa ilaw. Tapos yung three-way, para sa three-way na ilaw, isasabay natin at wala nang splicing yon. So, bali guys, mayroon tayong tatlong return na ipapadaan. Bali, isa para sa three-way, isa para dito, at isa para dito. So, yung dalawang box na yan, magkaisang lang siya, return. Tapos maglalagay tayo ng line to line na drop doon sa sulok dahil supply ng ating camera. Yung ating camera kasi yung ating CCTV ay wireless siya. Kailangan lang niya ng power supply. Tapos yung dito banda, mayroon tayong isang ilaw doon, drop doon. Saka mayroon dito isa. So sabay na lang sila. Tapos mayroon tayo dito banda sa gitna. So diyan na ako maglalagay sa box na 'yan. Dadrop ko lang dyan. Bali, makikisabay yung return niya. Bali, dalawang return yung pupunta dyan. Isa para dyan, isa para, tapos isa para sa gitna. Ito sa kayon ay magkasabay. Tapos dito, mayroon pa akong isang drop na ilalagay dito banda. Ayan. So, bali guys, yung yung mga return pala nito, dito siya pupunta. Ayan. Pupunta dito. Tapos, yung magiging return papunta dito ay dito rin siya dadaan sa sa elbow na yan. So, mayroon tayong tatlong return. Isa para dito sa side na to. Tapos, isa dito sa gitna. Tapos, isa dito sa gilid-gilid na to. Isang return. So, yan. Okay. Pawiring natin kay Walter. So, maingay lang guys dahil mayroong doon sa baba. Jack hammer. Yan. So, yun guys. Yung return pala nito ay didiretso natin sa drop dito sa kanyang abang para sa ilaw. Tapos, ito. Pinadiretso ko na rin pala yung dito. Yung drop para dito. Para dito na lang mag-splice yung isang ilaw na yon. Para doon, hindi na tayo mag-splice ng ating return na nagmula dito. Kaya dito na siya mag-splice yung isang ilaw na yon. Para doon, ang splice na lang natin ay yung grounding, yung ating line 2 at yung ating line 1. Tapos papunta na doon sa kabila yon. Okay, so yan, isusuot ni Walter doon sa elbow na yon. Tapos sa abangan ko dito yan. So dito yan guys, lalabas. So yun guys,
isuot na ni Walter. At abangan ko na lang yan. Ano? Kunti na lang. Malapit na. Yan na. Nakikita ko na yung dulo. Sige. Tulak pa. Okay. Tulak. Ayan guys. Lumabas na. Atakin ko. Meron pa? Sige. Bigay mo pa. And guys, wala tayong gamit na wire puller. Pero dumiretso siya. Ayan. Dahil maayos naman yung ating pagkatubo. So, limang wire siya. Meron pa? Ha? Itim, hatakin ko? Yung isa. Tapos? Ano, okay na? Huwag masyadong ano yung allowance ha. Kailangan may allowance pa rin siya dyan. Eh, tuwid mo. Ituwid mo yung ano, wire. Papunta dito sa baba. Para ano, may hata ko. Ano? Okay na? May allowance lang siya dyan ha. Para ano? Ano? Okay na? May lawan siya? Sige, kailangan di siya pigil ha. So, same guys, yung ating ano, may tagging na masking tape ay yan yung ating three-way. Return ng ating three-way. Ayan. Return ng three-way natin to. So guys, yung ating block para dito na drop ay ipapantay ni Walter doon sa dilaw. Kasi yung pumunta natin doon na line to ay kulay dilaw. Ayan. Yun guys, dito na kami sa isang kwarto. So dito sa isang kwarto, ayan. Ayan. Yung ating kwarto. Ayan. Bali, mayroon tayong apat na ilaw. Isa doon. Isa doon. Isa doon, tapos isa dito. Apat dito sa may tapat ng ating kama. Tapos dito sa maliit na ano na to, na nag letter L siya. Dito ay mayroon tayong ilalagay na isa diyan. Tapos magpapatagos tayo ng supply doon sa kabila para makuhaan natin ang return yung mga ilaw na lalabas doon sa ating balkoni. Tapos mayroon tayo doon sa canopy, may canopy na nilalagay dyan. Dito na lang namin padaanin yun sa taas, ibubutas namin dyan. Tapos i-grinder doon sa ating wall sa labas. Tapos magpapasok na siya dito, mag-elbow siya pababa papunta doon sa kanupi at pupunta tayo diyan sa isang box na aming ili-layout. So ngayon tuturuan natin si Walter kung paano mag-layout ng ilaw sa kwarto. Okay. Ganito ba? Oh, ganyan. Yan, si Janjan ang taga-lagay ng solvent. Ganito 'yan diyan, no? So, ito yung lalagay mo ng solvent. Ito yung lalagay ng solvent. Ito lang, isa lang. Lagyan mo ng solvent. So, lalagyan niya ng solvent, guys, para hindi matanggal. Thank you.
So, well, guys, limang wire. lahat pala ng ilaw dito sa loob ng kwarto ay anim. So, meron tayong apat sa kada gilid. Tapos, meron tayo sa gitna. Isa. Palima yon. Tapos, paanim pala yung nandito. Yan. Oh, sige. Guys, ayan, maingay lang dahil nag-jackhammer. So, ngayon, papakita ko lang yung aming return. Bali yung return natin, guys, mula dun sa kabila, yung sa para sa three-way na ilaw ay yung kulay black na yun. Ayan. So, dinirison na natin yan sa switch. Pababa. Para hindi na tayo mag-splice dito. Tapos, yung ating return itong isang block na to return din yan galing dun sa dalawang ilaw natin sa taas ng ating kitchen doon yung dalawang drop doon ayun yung pinadiretso natin tapos itong mahaba na to guys itong mahaba na to ay return din to na para dito sa maliit na hallway na to pagpasok ng kwarto dito ay trap niya dito para sa ilaw. So, yung ating dilaw ay ginawa nating light to mula doon sa kabila. Doon sa kabila na pinanggalingan ng ating ilaw para sa three-way. So guys, ang ating splice na dyan ay ang ating line 2. Yung ating line 1. At yung ating mga grounding. So, bali sa return ay hindi tayo nag-splice dahil diniretso na natin sa switch. So, yan ang mga technique. Kadalasan, ginagawa ito kapag medyo malapit lang yung pupuntahan na ating mga ilaw. Kapag ganyan lang kalalayo, ang pupuntahan ng ating mga ilaw, yung mga return natin, kapag ganyan lang yung tatakbuhan nila ng mga layout, pwede na natin idiretso yung ating mga return kapag nanggaling tayo dun sa kabila. Halimbawa, nakapag-drop na tayo dun. So, pagdating dito, huwag na tayo mag-splice. Diretso na natin dun sa ating switch. Para less na yung ating pag-splice. Ayan. So, okay. Sige. Pa-splice ko siya kay Walter.